Magandang araw mga kayubi at welcome po muli sa ating Gusapang Baboy. Ano po? So meron po tayong mga kayubi na nagtatanong kung ano po ba ang sukat na mga kulungan ng buntis or yung mga gestating stalls natin. So ngayon po, yan po ang pag-uusapan natin. Ito po ang bakanteng mga kulungan ng buntis ng farm ni Ma'am Helen. Ano po? So ito po ang malaking advantage po sa pagkakaroon ng mga gestating stalls ay malaki po ang katipiran sa space. Ano po? And aside po dyan, ito po ay nakakatulong din para hindi masyadong gumalaw ang ating mga baboy at maiwasan ang stress sa kanila. Ang atin po mga inahin, lalo na sa first trimester ng kanilang pagbubuntis, ay very sensitive pa. Kaya iniiwasan po natin na gumalaw sila masyado, lalo na po doon sa unang 21 days. Dahil dito po nangyayari yung implantation ng mga fetus. So, ito na po yung kulungan ng kanilang mga buntis na inahin. Ano po? So, very simple lang naman po ang design nito. At identical po ito sa lahat ng mga kulungan dito sa farm ni Ma'am Helen. So, ito po siya. And then may pinto lang po dito sa likod. So, ayan po. Basically, ayan na po siya. Okay po mga kayubi, start na po tayo magsukat ulit. Okay, here we go! Unahin po natin yung haba ng kulungan. So, inuulit ko lang mga kayubi, hindi po tayo sanay sa ganito. Pero, subukan pa rin po natin magsukat. Ayan po. At siya ay almost 7 feet or nasa 210 cm ang haba. And then yung taas naman po niya. Ayan, so mula baba hanggang taas ay nasa 1 meter halos or 40 inches. And then yung elevation naman po nito mula doon sa pinakailalim na bar ay 10 inches. Dito po, dapat tama din yung taas dahil kung masyado pong mataas, pwedeng lumusot yung mga inahin lalo na kung maliliit pa sila. And kung masyado naman po masikip, baka naman hindi po magkasya yung paanla or hindi sila komportable. Okay! Next po is yung lapad. At ito po ay, ayan, 26 inches. Or nasa 2 feet po yung ano yung pinaka space sa gitna. And then ito naman po yung pinto niya. So nabubuksan po yan syempre. Dito po lumalabas yung inihin. Okay. So yung taas naman po niya mula po dun sa floor ay nasa 22 inches. Ayan. And then yung baba po, nasa 10 inches din yan. Okay, so ito naman po yung kanyang bisagra. At ito naman po yung sa kanyang pagbubukas. So simple rin lang po yung lock nito. May sinisingit lang pong bakal dyan. So yan po. And then pagdating naman po sa pakinan, ito yung kanilang feeder. So mas maganda po sana dito yung stainless na feeder. Para mas mabilis linisin. Kasi ito po, medyo napakahirap nitong linisin. Then, kung gusto nyo naman pong lagyan ng kurba dito, para may design. So, ito po ay 1 foot. Ayan. And then, ito po naman pong kurba dito sa taas na ito, ay nasa, ayan po, nasa 20 inches yung haba. Yung iba po, walang ganito dahil iba-iba naman po ang design talaga ng gestating stalls. Ayan, so balikan po natin ang kanilang mga buntis na inhin. Meron lang po tayo dito kasing napansin na isa. Puntahan po natin. Ayan, so ito pong inhin na ito ay bagong walay at siya po ngayon ay bisaklat na. Oh no! So, sabi rin po ni na Kuya Rico, hindi rin po na ito masyadong tumatayo.
syempre maapektuhan na po ang performance nito kung hindi po natin siya maiisaayos. So, ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaganto itong inahin nito? So, isa po sa kailangan din natin na tingnan or ayusin is yung kanilang sahig. Ayan, so dapat po hindi yan madulas. Aside po sa pwedeng mapilay ang ating mga inahin, ang masyado pong madulas na sahig o flooring ay pwede rin makapekto sa performance ng ating mga inahin. Ano po? Dahil kung sila po ay lagi nadudulas, pwede pong matakot na silang tumayo. So, maapektuhan din ang kanilang pag-inom ng tubig at pagkain mismo. So, syempre, apektado rin po ang kanilang productivity. So, ang gagawin po natin dito ay kapag nabakante ang mga kulungan na ito, patitiktikan po natin yung mga sahig nila para hindi na po masyadong maging madulas. Ngayon po, ililipat na natin itong inahin ito sa isang kulungan na kaya niyang tumayo. Talagang medyo madulas yung sahig na nilalakaran ng ating mga inhin. Kaya nagkakaproblema siya sa paglalakad lalo. Oh no! So ayun po mga kayubi, kaya pa namang maglakad ng ating inahin kung hindi masyadong madulas yung kanyang lalakaran. So, ililipat po natin siya dito pansamantala para makarecover at hindi magtuloy-tuloy ang kanyang pamimilay. May sugat na pati yun. O, ngayon lang yung kanina. So, silipin naman po muna natin ulit ang kanilang mga pre-starter piglets. Ayan na po sila. At ito po mga ito ay siguro tumitimbang na rin ng mga nasa 20 kilos. Wow. Po. So ito po yung sinegregate natin. Sinort po natin sila base sa kanilang size. And ito pong nandito sa kabilang dulo, ito po yung pinakamaliit nung sinays natin. Pero ngayon, ayan, kahabol na siya at mukhang mas malaki pa siya dun sa iba edad niya. And then, ito naman po yung mga laki sa semento na kulungan. So, malaki na rin po sila. Pero, syempre, mas malaki pa rin po yung nasa elevated natin. Ayan po. So, mga ito po ay ililipat na natin ng building para doon na po sila lumaki hanggang sa sila ibenta. At ililipat na rin po sila sa starter feeds. So ayan po mga kayubi, ang kulungan ng buntis na inihin. So ito po ay posibleng iba't iba rin ang design kada farm. So depende po sa inyo kung ano po ang gusto nyong gawing design. Basta tama po yung sukat at magkakasya yung ating mga inihing mga buntis. Ano po, lalo na po ngayon na medyo lumalaki na ang lahi ng ating mga baboy. So dapat po hindi sila magsisikip. Ayan, so sana po may natutunan ulit na bago dito sa ating video. At maraming salamat po sa panonood. Baboy! Isa pang baboy na may katuwaan, pampasaya ng pigro.